itong strategy na i-share ko at malalaman nyo sa video na ito, ay very confident ako na masosolve ang ilan sa mga problema nyo. Especially kapag hindi na kokontento yung partner mo sa'yo, mapalalaki or babae ka man. And kapag ina-apply nyo ito, I'm pretty sure yung value mo, pataas ng pataas, yung excitement, yung love ng partner nyo sa inyo ay ma-maintain. At yung relationship nyo mag-work out. So kung gusto mong malaman, let's go. So bago natin simulan, gusto ko lang muna na i-share itong may nagtatanong kasi sa akin sa Facebook page ko ata to. Nag-comment or I believe nag-message sa akin and I forgot na na-screenshot. I'm sorry. But ang sabi niya, "Kuya, kapag ba yung boyfriend ko ay binigay ko ang lahat-lahat ko sa kanya, lahat-lahat, is that mas lalo niya ba akong mamahalin? Or papahalagahan niya ba ako? Or makukontento na ba siya sa akin?" Medyo kinabahan ako na medyo nalungkot ako sa nagtanong sa atin. And I hope na mapanood niya itong video na to. Dahil karamihan sa inyo, hindi pa naiintindihan kung ano ang nature ng tao. Look, ang nature ng tao is that hindi siya nakukontento. Walang contentment sa buhay. Gusto natin ng mas marami. Gusto natin ng bago. Gusto natin ng more excitement, more na thrill. Like for example, if you have your iPhone 13, kung may bagong model like iPhone 14 Pro Max, is that papangarapin mo ulit yun. You know? Like for example din, meron kang car na sabihin na natin na nag-start ka ng Toyota Vios. Then meron kang nagustuhan, nakita mo yung Land Cruiser. Is that papangarapin mo yun? Gugustuhin mo yun. So gagawin mong lahat para makuha mo. So kung makikita nyo, is that nature natin na hindi nakukontento. Kung nakuha natin yung kailangan or gusto natin, we want more. We want more and we want more. Unless the Lord God is in you. Merong contentment. Masaya ka sa buhay mo. Whatever, kung anumang situation mo. But, what if yung partner mo wala si God sa kanyang buhay? So, wala siyang contentment. So, kahit anong pang ipakain mo sa kanya, kahit pakainin mo pa siya ng pakainin sa kanyang kalibugan, sa kanyang sex na pagnanasa sa'yo, or pera, is that maghanap at maghanap yan ng bago or ng bagong makukuha sa'yo or matitikman sa'yo or ma-extract from you. So makikita mo that there's no contentment. But I never said na lahat na lang ng tao, of course, may mga tao na nakukontento sa kung anong meron sila. Like for example, example ko na yung sarili ko, I'm sorry. But for me, kontento na ako sa kung anong meron ako, masaya ako, there's joy and there's peace in me. And hindi ako naiinggit sa kung anong meron ng iba. But I never said na I stop dreaming. Of course, I need to push para sa mas magandang buhay ng family ko. But kung ano man ang ma-achieve ko, contento na ako doon. And ang pinaka nagbibigay ng contentment sa buhay ko is Jesus. So, what if nga siya yung tao na hindi na ako contento? Kahit ibigay mo pa ang lahat, lahat mo, hindi ako makukontento. At kapag hindi na niya nakikita sa'yo or nakukuha sa'yo or naabot mo na yung limit mo na magbigay sa kanya, kumbaga wala ka nang maibigay, kumbaga napiga ka na, that's the problem. Kasi maghahanap na yan ng iba. Maghahanap na yan ng bagong putahe. Maghahanap na yan ng bago or kakaiba or hindi common sa kanya. So dyan nagkakatalo-talo, dyan nagkakaroon ng issue. Kaya sa video na ito, or itong strategy na i-share ko sa inyo, is that it will help para ma-maintain, para maipakita mo sa kanya na hindi mo tinotolerate yung mali niya, or maipakita mo sa kanya na hindi ikaw yung cheap na babae or cheap na lalaki. Maipakita mo sa kanya na hindi ikaw or hindi mo deserve ng pinaglalaruan or hindi yung hindi pinapahalagahan. So ano bang itong strategy na to? At alam ko marami nang naiinis at ang tagal kong magsalita, ang dami kong, you know, but you know, my only purpose here is para mas maintindihan nyo pa, para mas yung utak nyo is mag-function pa, para makuha nyo yung logic bago ko sabihin itong strategy na to. Okay, sabihin ko na nga, strategy na to is balance. Balance, balance, balance. If you look around, even sa mundo natin, itong mundo na
tinitirhan natin. Merong yung balance. Kapag walang gravity, walang balance, lahat na lang walang friction, kumbaga mag-i-slide lahat, magbabanggaan lahat. So hindi mag-work ang mundong ito kung walang friction or walang gravity na dahilan kung bakit may friction. Kahit saan ka tumingin sa mga machines like electric fan, kung mayroong isang, anong tawag dito? Pakpak niya ang mas maliit, walang balance, hindi niya maipro-provide yung ultimate or yung maximized na performance dapat. Maingay yung electric fan at hindi masyadong malakas yung binubuga. Lahat ng bagay, even sasakyan. Kung walang balance sa sasakyan, wala yung mga suspension na ganun. Tapos yung gulong niya is square. Tapos sa kabila is rectangle. Sa kabila is circle. Do you think tatakbo yan? Hindi. So, sa lahat ng bagay dito sa mundo, makikita nyo there's always balance. Kasi kung walang balance, hindi mag-work. Masisira lang. It brought to destruction. Even, like for example, kung meron kang anak, I'm warning you, kung ikaw yung ina or ama na ini-spoil mo masyado yung anak mo, of course, iparamdam natin na mahal natin sila, so i-provide natin, intindihan natin sila, but it doesn't mean na hindi natin sila pagalitan, hindi natin sila itama, kasi love din yon. Even God says, He chastises His own children. So, pinapagalitan niya tayo, tinatama niya tayo, kasi part yun ng love. Kasi gusto niya na ma-balance. Gusto niya na hindi mo maisip na lahat na lang ay kung anong gusto mo ay makuha mo agad. Madali agad. Kasi gusto niya na matuto tayong pahalagahan ang mga bagay. Especially kapag pinaghirapan. So kung makikita nyo na talaga na ang dahilan kung bakit nagmumove pa rin ang buhay natin is balance. Pero kung walang balance, delikado po. Ganon din sa relationship, kaibigan. Kung wala pong balance sa relationship nyo at ikaw na lang yung bigay ng bigay ng bigay ng bigay sa kanya without receiving anything, hindi yan mag-work. Especially kapag bigay ka ng bigay ng gusto ng kanyang laman, ng kanyang kalibugan, ng kanyang katawan, even ikaw, gustong-gusto mo rin, makikita nyo, hindi yun na-fix or hindi na-fix yung issue ng relationship nyo. Kilala nyo ako, hindi po ako approve or agree sa sex outside marriage, but I don't condemn you, I don't judge you. But let me tell you the truth, sex outside marriage can only brought to destruction. Okay? But anyway, Jesus loves you. Kung magpapakumbaba ka, sabi mo, Lord, patawarin mo ako at lumayo ka dyan. He will bless you. He will save you to that particular situation. But anyway, my point here is that kailangan mo na i-balance. Like I always said, mag-invest ka according sa investment nila. Magbigay ka ng oras according sa binibigay nilang oras. Magbigay ka ng effort according sa kanilang binibigay na effort. Magbigay ka ng respeto according sa binibigay nilang respeto. Magbigay ka ng pagmamahal according sa binibigay nilang pagmamahal. Or maybe hihigit ka man ng konti lang, pero not in the point na ikaw na lang lahat. Ikaw na lang ng ikaw ang lahat. No, you need to balance. Kasi sometimes, pulling away or yung lalayo ka or hihinto ka sa ginagawa mo or binibigay mo sa kanya, it doesn't mean that you don't love that person. It just mean na gusto mo na makita niya yung halaga mo, kaya ka lalayo so that makita niya na kapag wala ka na, na kapag wala na siyang nare-receive na care from you, na love from you, na time from you, na effort from you, is that dyan niya marerealize na kailangan kanyang pahalagahan. Dyan niya makikita yung halaga mo. So makita mo, tinulungan mo lang siya para madiscover niya yung love niya sa'yo. So part yun ng love na kapag nag-pull away ka para makita niya is that binabalance mo in order para hindi siya ma-spoiled. Look, it just pop up in my spirit. Kasi ganito, may mga lalaki or even babae, but especially mga lalaki to, that kapag after nilang nakipag-sex sa'yo, especially kapag jowa mo pa lang, madadry yan, lalayo yan sa'yo. Kasi parang finulfill niya lang yung gusto ng laman niya. Parang hindi na naman siya sweet, parang, you know, dry na naman siya, wala mo na siyang pakialam sa'yo. Pero mapapansin mo kapag nalilibugan siya, abay, todo yung kasuitan niya sa'yo. Kasi gusto niyang makatikim ulit. But after that, lalayo na naman, you know? So, mapapansin mo dito, sa mga situation na ganyan,
Kailangan mong putulin. Kailangan mong putulin. Mahirap sa'yo, mahirap din sa kanya, pero yun ang solusyon. Kasi the more mo na finifeed yan, the more na mag-grow yung toxic or yung perspective niya when it comes sa'yo na ikaw lang ang babaeng parausan. Na lalapitan ka lang kapag gusto niya, kapag kailangan niya. Pero after that, wala. Hindi ka na naman papahalagahan. So, the only solution is to cut that particular na ginagawa niya sa'yo. Stop having sex with him. Unless kung pakasalan ka. Unless kung may plano na siya sa'yo na mag-iisang dibdib na kayo. Stop. So, hindi lang yan. Even sa money that kailangan na putulin mo, kung especially kung hindi nila pinapahalagahan, kung saan-saan lang nila ginagamit yung pera mo, kung you know, kahit saang luho na lang, putulin mo in order para malaman nila, in order para maranasan din nila na magutom. Hindi dahil sa hindi mo sila mahal, pero gusto mo na ma-realize nila ang halaga ng mga pinagpaguran mo. Ganon din sa attention. Huwag kang magmakaawa ng kanilang oras. Hayaan mo. Putulin mo yung attention, yung time na ibigay mo muna sa kanila hanggang sa ma-realize nila na kailangan ka niya. So, makikita nyo dito, kapag ginagawa mo ang mga bagay na yon, binabalance mo lang. So, kapag binabalance mo yung tendency na mag-work ang relationship nyo, napakataas. Ang tendency na makita niya yung halaga mo, napakataas. Kasi ang problema sa inyo is that you're scared. You have the fear na baka kapag hindi mo na ibigay ang lahat-lahat mo, is that maghanap na siya ng iba. That's the problem. Kasi hindi mo naman nasosolusyonan. Kahit naman ibigay mo ang lahat-lahat mo, andun pa din yung fear sa'yo na maghanap siya ng iba. Kaya sometimes, kaibigan, kailangan mong magbigay ng tiwala sa kanya. Kailangan mong magbigay ng tiwala sa sarili mo na ikaw yung babae o lalaki na may value, na hindi kanila ipagpapalit. Ngayon, hindi ko sinasabing totoo nga na hindi kayo pagpalit o hindi siya maghanap ng iba. Of course, may chances na maghanap siya ng iba. But it shows that he doesn't love you or he doesn't care about you. It means, mas lalo niyang ni-reveal kung sino siya. Kung jowa mo pa lang yan, parang awa mo na makipag-break ka na. Because palagi kang talo dyan. Wala kang magandang future, wala kang magandang buhay. Pero yun nga lang, hindi ko kita pinipilit. Choice mo pa rin yung kaibigan. But if you are convicted na mag-let go na sa kanya, then go. 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 Are you getting it? So, lagi niyong tatandaan, kaibigan, hindi po ang pagbibigay ng sobra-sobra ang dahilan para mas lalo kang mamahalin. Kundi kung marunong kang mag-balance, papahalagaan ka nila. Mag-work ang relationship. That's it. Maraming salamat.